Sa isang football stadium, nagsimula na ang laban sa pagitan ng dalawang magkalaban. Ang mga manonood ay nag-i-enjoy sa bawat segundo nito at nagpapasaya sa kani-kanilang koponan. Gayunpaman, ang isang partikular na tao ay tila natatakot. May alam siya na hindi alam ng iba na ang stadium ay sasabog kung ang antas ng ingay ay lumampas sa 100 decibel. May indicator sa loob ng stadium na nagpapakita ng mga antas ng ingay. Habang nasa telepono ang mukhang takot na lalaki na nagsasalita tungkol sa posibleng pagsabog, narinig siya ng isang fan at nagtatanong tungkol sa bagay na yon. Sa isang nag-aalalang hitsura, ibinunyag ng lalaki ang lahat tungkol sa posibleng pagsabog. Pagkatapos ay iginiit niya na kung ang isang layunin ay nakapuntos, ang mga antas ng ingay ay malinaw na tataas. Nang marinig ito, ang tagahanga ay nag-aalala, ngunit alam niya kung ano ang dapat niyang gawin, kailangan niyang pigilan ang anumang layunin hanggang sa huling sipol. Sa kasamaang palad, ang home team ay nakakakuha ng penalty. Malapit nang maganap ang kaguluhan, ngunit sa paglipas ng panahon, magiting na tumakbo ang fan sa pitch at sinisipa ang bola. Pinapaantala nito ang pagsabog sa sandaling ito, ngunit maaari ba niyang ipagpaliban ito hanggang sa buong oras na sipol? Kasunod nito, nag-flashback ang pelikula. Sa kailaliman ng karagatan, silangan ng Hiroshima, dumaraan ang isang Korean submarine na nagngangalang Hala. Sa loob, mayroong ilang mga opisyal ng hukbong dagat na nagsisikap na protektahan ang kanilang bansa mula sa mga umaatake. Ang pinuno ng pangkat ay Seo. Siya ang parehong natakot na tao mula sa unang eksena. Sa kasamaang palad isang araw, sila ay sumailalim sa matinding apoy, habang ang isang submarino ng kaaway ay nagsimulang mangamba ng mga misail. Pinakalma ni Kang ang kanyang mga tauhan, at sinusubukan ang kanyang makakaya na gabayan sila patungo sa kaligtasan, ngunit hindi ito nagtagumpay. Sa dulo, bumagsak si Hala sa ilalim ng karagatan. Ang eksena pagkatapos ay mabilis na sumulong ng 1 taon at si Kang, na buhay pa, ay nagsimulang mamuhay ng normal. Siya ay nagretiro na sa kanyang mga tungkulin at ginugugol ang karamihan ng kanyang oras sa kanyang asawa, Yoo Jeong at anak na babae, Seol. Isang araw, habang papunta siya sa isang press meet, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa hindi kilalang numero. Ang tao sa kabilang dulo ay nagpapaliwanag na ang mga pampasabog ay itinanim sa isang amusement park at gayon din sa bahay ng isang major. Pagkatapos ay hiniling niya kay Kang na pumili ng isang lokasyon sa dalawa, ngunit tulad ng inaasahan, ang huli ay nag-hang up. Kasunod nito, dumalo si Kang sa press meeting kung saan tinanong siya tungkol sa submarine disaster na ikinamatay ng maraming tripulante. Tinanong pa nga ng isa sa mga reporter si Kang kung may ginawa ba siyang kahit ano para matulungan ang sitwasyon. Gayunpaman, hindi niya sinasagot ang alinman sa mga ito at nananatiling tahimik. Susunod, ang major ay nakatanggap ng isang parsela sa kanyang tahanan at sa pagbubukas, nakita niya ang isang bomba sa loob. Kasabay nito, isa pang bomba ang natagpuan sa amusement park na binanggit ng hindi kilalang tumatawag. Nakalulungkot, bago makapag-react ang major, sumabog ang bomba na ikinasugat ng kanyang buong pamilya. Sa susunod na eksena, ang asawa ni Kang, si Yoo Jeong, ay nakatanggap ng tawag na nagpapaalam sa kanya na makarating sa amusement park sa lalong madaling panahon. Sa sandaling iyon, tinawagan ng bomber si Kang at inutusan siyang mag-install ng EP sa kanyang telepono. Ipinaliwanag niya na ibablock ng EP ang lahat ng iba pang mga tawag at mensahe bukod sa kanya. Malinaw na iniisip ni Kang na ang buong bagay ay BS, at tumangging sumunod, ngunit kapag ang tumatawag ay nagbabanta na magpapasabog sa susunod na bomba, nagmamadali siyang nag-install ng app. At sa sandaling gawin niya ito, natatanggap niya ang susunod na lokasyon na bombahin. Sa katakutan ni Kang, ito ang pinakamalaking football stadium ng lungsod, Asiatic Main Arena. Bago ibinaba ang tawag, binalaan ng bumbero si Kang laban sa pagpapaalam sa pulisya, at binibigyan siya ng 60 minuto para iligtas ang mga tao sa stadium. Hindi nag-aksaya ng oras si Kang at nagmamadaling pumunta sa Asiatic Main Arena kung saan gaganapin ang isang club football match. Pumasok siya sa loob ng stadium at agad na nagsimulang magpanik matapos mapansin ang napakaraming manonood doon. Bukod dito, ang paghahanap ng isang maliit na bomba sa loob ng time frame ay halos imposible din sa sandaling iyon. Tinawag ng bomber si Kang at binigyan siya ng ilang mga tagubilin. Una, gumagana ang bomba sa tunog. Kung ang ingay sa loob ng stadium ay umabot sa 100 decibels, ito ay magiging aktibo. Ibinunyag din ng bomber na ang bomba ay nasa loob ng VIP sitting area. Samantala, narinig ng isang reporter ng balita, si Oh Dae, si Kang na nakikipag-usap sa bombero. Kinikilala niya siya bilang kapitan ng napapahamak na submarino ng Hala at nagtatanong kung maayos ang lahat. Binanggit lang ni Kang na sasabog ang isang bomba kung gagawa sila ng sobrang ingay bago lumayo. Nang marinig ito, natakot si Oh Dae at nagsimula siyang mag-brainstorming ng mga ideya kung paano kukontrolin ang karamihan. Kapag walang lumabas, tinakpan niya ang kanyang bibig at nagmamadaling pumunta sa field sa pagtatangkang gambalain ang lahat.
Ang plano ay gumana ng ilang sandali at ang karamihan ay tumahimik, ngunit sa lalong madaling panahon, siya ay kinuha at ang laban ay nagpatuloy. Samantala, papunta pa rin si Kang sa VIP sitting area na eksaktong nasa tapat ng stadium. Sa kasamaang palad, sa parehong oras, ang laban ay napupunta sa mga parusa at ang isang manlalaro ay nakapuntos ng isang layunin. Ito ay nag-udyok sa mga tao na maging ligaw at ang antas ng tunog ay madaling tumawid sa 100 decibel, kaya na-activate ang bomba. Dinagtagal, isang balisang Kang ang nakarating sa lokasyon at nagsimulang maghanap sa silid ng biglaan. Sa kabutihang palad, nakita niya ang bomba sa loob ng isang aquarium at inilabas ito. Pagkatapos ay hiniling niya sa lahat ng nasa VIP area na lumikas. Ang lahat ng mga tao ay sumunod at sila ay nagmamadali sa kaligtasan. Gayunpaman, isang bata ang naiwan na may 5 segundo lamang sa timer ng bomba. Nakita ito ni Kang na nasa labas na at nagmamadaling iligtas ang bata. Tinakpan niya ang katawan nito. At kasabay nito, ang pagsabog ng bomba. Sa kabutihang palad, pareho silang nakaligtas, at habang si Kang ay lumalabas ng silid, hawak ang maliit na bata, lahat ay pumalakpak sa kanya nang may paggalang. Nang maglaon, habang papaalis si Kang sa stadium, muli siyang nakatanggap ng tawag mula sa bomber na nagpahayag ng kanyang susunod na target. Ito pala ay isang lokal na swimming pool resort na laging namumulaklak sa mga tao. Magsisimula din ang timer na eksaktong 6 minuto. Dahil napakalayo ng resort. Tinanong ni Kang ang reporter, "O Dai, para ipahiram ang kanyang sasakyan para sa araw na yon." Ang huli ay obliges, ngunit lamang sa kondisyon na pwede siyang sumali. Ayaw ni Kang na ilagay sa panganib ang sinuman, ngunit dahil wala siyang maraming oras, sumasang-ayon siya. Sa kabilang banda, habang umuwi si Seal na mag-isa, siya ay kinidnap. Samantala, ipinakita ni Kang ang kanyang hindi nagkakamali na mga kasanayan sa pagmamaneho at namamahala upang maabot ang resort sa loob ng ilang minuto. Ngunit sa proseso, nilalabag niya ang bawat tuntunin ng trapiko na maiisip. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Kang ng isang tawag mula sa bomber, at sa pagkakataong ito, nakatanggap din siya ng isang larawan. Ito ay sa kanyang anak na babae, si Seal, na nakatali at inilagay sa loob ng isang itim na kotse. Ang larawan ay nagwasak kay Kang, ngunit siya ay mabilis na muling nagpangkat at nakatuon sa gawaing nasa kamay. Pagkatapos ay tumuloy siya sa swimming pool, ngunit hindi bago inutusan si Oday na hanapin ang itim na kotse. Dinagtagal, nagsimulang hanapin ni Kang ang bomba sa paligid ng lugar. Pinaghihinalaan niya na ito ay nasa loob ng tubig tulad ng huling pagkakataon, at nakakagulat na tama siya. Para mas matingnan, sumisid si Kang sa loob ng pool at sinubukang i-disarm ito. Sa ibang lugar. Sa amusement park, ang kanyang asawa, si Yoo Jeong, ay dumating sa pinangyarihan, nakasuot ng bomb suit. Lumalabas na isa siya sa pinakamahusay na bomb diffuser sa lungsod, at iyon ang dahilan kung bakit siya tinawag. Sa kasamaang palad, habang sinusubukan niyang mag-concentrate, gumawa ng malakas na ingay ang isang mag-asawang nakatira sa kalapit na apartment. Ina-activate nito ang bomba, at ang orasan ay nagsisimula ng gris. Sa pagkakataong ito, ipinakita sa amin ang mga eksena ng dalawang lugar. Ang swimming pool at ang amusement park, kung saan sinusubukan ng mag-asawa na i-diffuse ang mga bomba. Ang sitwasyon ay tense sa parehong mga lugar, at sa dulo, nagpa siya silang protektahan ang bomba gamit ang kanilang sariling mga katawan, umaasa na maaari itong magligtas ng mga tao. Gayunpaman, kapag naubos ang timer, walang mangyayari. Ipinapalagay ng mga opisyal sa amusement park na isa itong kalokohan, ngunit sa sandaling iyon, nakatanggap si Kang ng isang tawag na konektado sa timer malapit sa kanyang asawa. Ngayon, pareho na silang nakakarinig sa isa't isa. Nakikita rin ni Yoo Jeong ang larawan ng kanyang dinukot na anak na babae sa loob ng timer. Pagkatapos, nagsalita ang bombero at ibinunyag na ang isang malaking paputok ay nakalagay sa ilalim ng lupa kung saan nakatayo si Yoo Jeong. Maaari siyang tumakbo, ngunit kung gagawin niya ito, ang maliit na Seol ay papatayin. Si Kang, na naririnig ang lahat, ay nagmakaawa sa kanyang asawa na tumakas, ngunit hindi siya gumagalaw kahit isang pulgada. Makalipas ang ilang sandali, isang malaking pagsabog ang nangyari, na tumapon sa kanya ng ilang metro ang layo. Sa parking lot, natuklasan ni Oday ang itim na kotse na hinahanap niya, at kahit papaano ay binuksan niya ang pinto. Ngunit sa sandaling gawin niya ito, isang maliit na pagsabog ang nangyari. Na nagdulot sa kanya ng maliliit na pinsala. Dumating din si Kang sa pinangyarihan, ngunit wala siyang nakitang anumang palatandaan ng kanyang anak na babae sa loob ng kotse. Sa sumunod na eksena, sa wakas ay ipinakita sa atin ang utak sa likod ng lahat ng pag-atake ng terorismo. Siya si Taesong, dating hukbong dagat, na bahagi ng submarino ng Hala noong sinalakay ito. Nasa submarino din ang kanyang kapatid, ngunit namatay siya sa nakamamatay na araw na yon. Ngayon, ginagawa ni Taesong ang lahat ng ito para maghiganti sa gobyerno at Kang para sa kanilang mga di makatwirang desisyon. Sa ibang lugar, ang punong opisyal ng seksyon ng lungsod, ang Batang Han, ay alam ang tungkol sa pagsabog sa amusement park. Sinabi rin sa kanya na ang bomb diffuser, buhay pa si Yoo Jeong, na ginagawang halatang target ng bombero.
Kaya naman, hiniling ni Yonghang sa kanyang driver na dalhin siya kaagad sa ospital. Ngunit bago sila makarating, pumasok si Taesyong sa medical room ni Jiang Yu at pinatay ang kanyang security guard. Sa kabilang banda, pumunta si Nakang at Oh Dae upang makipagkita sa isang dating opisyal ng hukbong dagat at magtanong tungkol sa kung nasaan si Taesyong. Ang huli ay nagbibigay sa kanila ng isang address at sa gayon ay nagsimula ang paghahanap. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok si Kang sa bahay ng salarin. Kung saan nakakita siya ng maraming materyales na nakakalat sa paligid. Ito ang parehong mga materyales na ginagamit sa paggawa ng mga bomba. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Kang ng isang tawag mula kay Taesyong na responsible sa pagkamatay ng iba pa niyang co-officers. Sinusubukan ni Kang ang kanyang makakaya upang bigyang katuwiran ang kanyang sarili, ngunit hindi nakinig si Taesyong at nagmumungkahi na makipagkita siya sa kanya sa Mist Hotel. Pagkatapos nito, na nagkukunwari bilang isang doktor. Inilabas ni Taesyong si Yoo Jeong sa kanyang silid sakay ng wheelchair patungo sa pasilyo. Pansamantala, dumating din doon si Yonghan, ngunit hindi niya nakilala ang may kasalanan. Sa halip ay dumiretso siya sa silid ni Yoo Jeong at nakita ang kanyang bantay na nakahandusay sa sahig. Naalarma, inutusan niya ang kanyang driver na iskan sa buong lugar si Taesyong. Nahanap siya ng huli at nagsimula ng away. Ngunit sa proseso, siya ay napatay na nagpapahintulot kay Taesyong na itaboy si Jiang Yu. Samantala, tinawag ng nag-aalalang Kang si Yonghan at ipinaliwanag sa kanya ang buong sitwasyon. Inihayag din niya ang tungkol sa mga materyales na may kaugnayan sa bomba na natagpuan sa bahay ng salarin. Hindi nagtagal, dumating si Nakang at Oh Dae sa Mist Hotel at nagsimulang maghanap para sa bomber. Ngunit sa halip, nakita nila ang maliit na siyol na natutulog sa isang sopa na nakasuot ng jacket na natatakpan ng mga pampasabog. Samantala, si Yonghan at ang kanyang koponan ay nag-inspeksyon sa bahay ng salarin at nalaman na ang mga pampasabog ay konektado sa iba't ibang mga chips at mahirap i-diffuse ang mga ito. Sa ibang lugar, pumasok si Taesyong sa seminar hall ng Mist Hotel, nakasuot ng isa pang jacket na puno ng mga pampasabog, at binabati ang karamihan. Nang marinig ang kanyang boses, nagmamadaling pumunta si Kang sa bulwagan at hinarap siya. Sinisikap niyang pakalmahin ang bombero, ngunit walang resulta. Patuloy na inaakusahan ni Taesyong si Kang para sa pagkamatay ng kanyang kapatid, Tae Rayong, at ilan pang opisyal. Minaliit din niya ito dahil sinasamantala niya ang sitwasyon para sa sariling kapakanan. Kasunod nito, kami ay dinadala sa isang flashback. 11 araw na ang nakalipas mula nang maipit si Hala sa ilalim ng karagatan. Makikitang nakikipag-usap si Tae Rayong sa kanyang kapatid at binanggit na buo ang kanyang pananampalataya kay Kapitan Kang at sa kanyang kakayahang iligtas sila. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Kang ng isang mensahe sa telegrama mula sa punong tanggapan na nagsasabi na abutin ng humigit kumulang 15 araw bago dumating ang tulong. Sa 19% na lamang na oksigen na natitira sa submarino, ang mga opisyal ng hukbong dagat ay nagsimulang magpanik. Kaya naman, para makontrol ang sitwasyon at makatipid ng maraming opisyal, hanggat maaari, gumawa si Kang ng isang plano. Pinutol niya ang isang string sa iba't ibang haba at ipinaalam sa mga opisyal na kung sino ang makakuha ng mas mahabang haba ng string ay mabubuhay at ang iba ay kailangang isakripisyo ang kanilang sarili. Isa-isa, sinimulan ng mga opisyal na hilahin ang mga string mula sa kamay ni Kang at hayaan ang kapalaran na magpasya sa kanilang kaligtasan. Si Taesyong ay nakakakuha ng mas mahabang string habang ang kanyang kapatid, hinila ni Tae Rayong ang isang mas maikli. Nawasak, sinubukan ni Taesyong na magprotesta laban sa kapitan, ngunit siya ay itinulak palayo. Pagkatapos, sa harap mismo ng kanyang mga mata, si Tae Rayong at ang iba pa na nakakuha ng mas maikling mga string ay napilitang umalis sa lugar. Bumalik sa kasalukuyan, sinabi ni Taesyong kay Kang na ang kanyang asawa ay nakulong sa loob ng isang kotse na nakaparada sa labas ng hotel. Ngayon, mayroon na lamang siyang 3 minuto para iligtas ang kanyang anak at asawa. Binanggit din niya na kailangang kunin ni Kang ang jacket na suot niya malapit sa 2 para ma-disable ang mga timer. Sa paglipas ng oras, mas pinahihirapan ni Taesyong ang sitwasyon sa pamamagitan ng pag-atake kay Kang. Saglit na pabalik-balik ang 2, ngunit sa huli, dumating si Yonghan at pinatay si Taesyong. Kasunod nito, halos 9 segundo na lang ang natitira, tumalon si Kang mula sa itaas na palapag ng Mist Hotel at nagawang maabot ang kanyang asawa. Pagkatapos ay ipinakalat niya ang bomba sa tamang oras at iniligtas siya. Ngunit sa oras na ito, 23 segundo na lang ang natitira sa timer. Kaya, nang walang pakialam sa anumang bagay, pinaandar niya ang kotse sa loob ng gusali, at sa wakas ay naabot ang kanyang anak na babae. Pagkatapos ay bumaba siya sa kotse at inilatag ang bomba, bago ito sumabog. Sa huling eksena, tinanggap ni Kang ang kanyang pagkakamali, at inaako ang responsibilidad para sa mga namatay na opisyal sa harap ng media. Binanggit niya na ang insidente ay nangyari dahil sa kanyang mga hangal na desisyon at dapat na siya ay kumilos ng mas matalino. Nagtatapos ang pelikula sa pagbisita ni Kang sa mga lapida ng mga namatay na sundalo at ibinigay sa kanila ang kanyang huling pagpupugay.